Morning. Good morning, guys. We'd like to introduce to you our host for the press con, Miss Colleen, our DJ. Let's give her a warm applause. Hello, everybody. Good morning. Hi. Ayan, good morning, everybody. Eto na, napaka-exciting ng araw natin ngayon. And thank you for being here this morning. Naku, handa na po ba kayong matawa, maiyak, kiligin, at ma-in love? Kasi ako handang-handa na. O, di ba? Heart. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nakaraang nabulabog po yung mundo ng social media. Ayan, sige po, on niyo po yung mga camera ninyo para magkita-kita po tayo dito sa ating chikahan. Ayan. So anyway, eto nga po, magandang umaga sa inyong lahat. Noong nakaraan, nabulabog po ang mundo ng social media nang mag-post si Kit Thompson ng misteryosong larawan, misteryosong picture asking us for help sa naghahanap ng babae sa likod ng face mask. So meron ako face mask dito. Oh, pero hindi po ako 'yon. Hindi ako 'yon. Iba po yung mata ko, hindi talaga ako 'yon. Kung nakikita ninyo sa ating virtual background, by the way, kung meron po kayong virtual background, may sinan tayo sa chat group, pwede niyo pong gamitin 'yon. So, yan po, ito po yung ating virtual background. Sino nga kaya ang tinutukoy ni Kit Thompson na babae sa likod ng face mask? Nako, eto na nga po. This is it. Mga bebe ko, o di ba? Makikilala na natin siya finally. O di ba? Pero sa araw na ito, eto muna, magpapakilala muna ako. Ito po, ako po ang nag-iisang cool mama ng Philippine Radio, your mama ng bayan mula po sa 91.5 Win Radio. Ako po si Mama Colleen, or also known as Colleen Mateo. Ayan. So ako po ang makakasama ninyo sa virtual press conference ng upcoming romantic comedy series na hatid po sa atin ng Puregold at ng kanilang Puregold Channel, ang babae sa likod ng face mask. Palakpakan, virtual palakpakan tayo dyan. Yay! O, di ba? Nakaka-excite, o, di ba? Ang babae sa likod ng face mask sa direction ko ni Victor Villanueva. So, welcome po again to all our attendees, ang mga tao po sa likod ng pagkabuo po ng series na ito, ang cast. Palakpakan para sa mga cast! At ang mga kaibigan natin mula po sa media. Ayan, maraming salamat po. So, may nagpi-PM na dito sa Sir Alan. Sir Alan, kumusta ka? Oo, sabi niya, si Kiray ba yung babae sa likod ng face mask? Malalaman natin mamaya. So, but for now, nandito na ba siya po? Oo, nandito na ba para i-acknowledge natin yung presence po ng ating, of course, the president of Puregold Prize Club. Kung nandito po siya, kaway-kaway po tayo or salita po tayo, Mr. Ferdinand Vincent Co. Ayan. Nandito ba siya? Hello, sir. Are you here? Ayan. Pero maraming salamat po. Nakaka-excite po itong mga plano natin. Of course, yung ating talaga ang babae likod ng face mask. Again, maraming salamat po. Maraming salamat po. At syempre, yung may mga katanungan dyan,
Mamaya po, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na magtanong. Pwede kayong mag-chat. Ayan, pwede kayong mag-chat or pwede rin naman siguro magsalita. Oo, para may kausap tayo, di ba? So mamaya po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magtanong para sa ating, of course, inaabangan na babae sa likod ng face mask. Again, maraming salamat for joining sa pagsalubong po sa palabas na alam naman natin na magiging hit na hit. O, di ba? Kaabang-abang-abang talaga ito kasi naku, nakita na natin to paano pumatok po yung unang serye ng Puregold Channel, ang GV Boys. Ayan, kung pag-familiar po kayo doon, napakaganda po. Ang dami talaga tumangkilik. At talagang, ang naaalala ko doon yung first na ano eh, that thing called utang. O, di ba? Marami ang naka-relate sa mga utang-utang na yan. Pero eto na nga, pumatok naman talaga yung GV Boys na unang serye natin. And I'm sure, papatok din talaga itong ating bagong serye. Pero bago ang lahat, let's hear what Puregold has to say. Alam natin na Puregold po is successful in the field of retail. Kaya bakit nila napili to be involved in what we call retail entertainment at mag-produce nga po ng mga nakakaaliw at entertaining na mga serye for the Filipino audience. So wag na nating patagalin pa kung tayo pa yung nagtatanong bakit ganito, bakit ganyan. Wag na nating patagalin pa. Tawagin po natin ang Puregold's Senior Manager for Marketing to tell us more about Puregold Channels, ang babae sa likod ng face mask. Let us all welcome Miss Ivy Piedad! Hi, good morning everyone. Hello, Mama Colleen. I missed you. Hi, Miss Ivy. Ayan. So, masayang araw to everyone. Ayan. Welcome. Yeah, welcome to this virtual press conference. Alright, Miss Ivy, nandiyan ka ba? Miss Ivy, ayan, nakakasama ko yung si Miss Ivy ng mga meron pa tayong malalaang on-ground events. And I am happy na ngayong online, magkakasama pa rin tayo, di ba? Maraming salamat. And sobrang na-excite ako sa project na ito. Miss Ivy! Ayan, can you hear me? Si Miss Ivy. Ayan, ayan. Can you hear me? Yes, ma'am. Ayan. So, ayan, everyone, good morning. Welcome first, of course, to this virtual press conference. On behalf of Puregold, I would like to thank everyone for attending. So, baka lang nagugulat lahat, no? Lalo na yung ating mga press friends. Bakit kaya si Puregold may pa-series, di ba? Yung unang tanong was, bakit kulay green ang Puregold ngayon? Ang tanong na is, bakit kami nagsi-series? So, during the onset of the pandemic, we had to first share the sentiments of everyone. So, paano naman kami bibenta kung halos lahat nasa ayaw lumabas, di ba? Aanhin nila yung promo kung takot silang lumabas. So, the Puregold Live episode started and the Puregold channel emerged. So, we developed fun shows where people can be entertained, di masyado kailangan mag-isip, hindi masyado mabigat ang plot twist. Tapos every time pa na nag-live kami and every time we do any series, may paayuda pa yan. So we were infecting the public differently. Nagpapasaya, tumutulong. No? So sa loob ng Puregold store, di ba, mababa yung presyo, okay yung mga produkto, kompleto. Sa digital world naman, we are very, very happy that we already garnered over 3 million followers and even we also did subscribers na rin in YouTube with about nearing 50,000 na rin. No? So as our president, Mr. Vincent Co said, no, we simply want to connect with our customers. So gusto namin storytelling and combined with modern retailing, tinatawag niya. So we put our heart to the core and the add to carts will follow. Ayan. So we hope that in this new series, this will warm your hearts with kilig and laughter. Kumbaga sa K-drama, di ba, mapapa-flutter ang inyong hearts. Ayan. So, and of course, the good vibes will still continue. So, advance thank you also to our very brilliant cast, director, production, direct Chris, direct Vic, of course, yung mga lead stars natin. Who you will get to know more later. Ayan. So, again, thank you again and enjoy the rest of the launch. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Miss Ivy, for of course sharing the vision of Puregold with us. Naku, mas nakaka-excite tuloy na mas makilala po ang mundo ng babae sa likod ng face mask. And of course, ang isa pong nakaka-excite is getting to know the excellent cast para sa seryeng ito. Let's call on each cast member. At kapag natawag po ang inyong pangalan, kumaway at bumati tayo sa ating mga attendees ngayong araw. So syempre, eto na, the reveal, mga kaibigan. Eto na ang the reveal. Excited na ba kayo? O di ba nakakatawa? Magsimula tayo sa eto ha. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ito. Bigyan natin ng bonggang-bonggang entrance at palakpakan. As in yung leveling na palakpakan. Alright? Magsimula tayo sa babae sa likod ng face mask herself, starring as Malta, no other than Herlene Hipon Budol! Hello po. Good morning, ayan, everyone. Good morning. Ang aga ni ano ba itatawag ko sa iyo, Herlene o Budol? Kahit ano po, kung saan po kayo komportable, ma'am. Gusto ko yun. Anyway, ikaw na lang yung misteryosang babae ngayon. Ayan. So, batiin mo yung ating mga media persons, yung mga kasama natin ngayon dito. Go! Yo, what's up nga po pala sa mga press friend natin dyan, tsaka sa may Puregold, tsaka kala Direk, at sa mga iba pong cast. Yan, I miss you. I miss you! Mwah! Maraming salamat! Kaya nakakatuwa naman, arangkada talaga ngayon si Miss Herlene, talagang busy-busy ang beauty! May tulog ka pa ba, madam? Siyempre naman! Napapabuyakan sarili. Yes! So, di ba? Madam, as in madaming ginagawa. Eto naman! Di ba? Ang bibida bilang ang poging-pogi na si Sage, ang lalaking mabubudol ni Herlene Budol sa babae sa likod ng face mask. Let us all welcome, bagong-bagong palakpakan din, Kit Thompson! Hey, hello, good morning, and thank you so much sa mga andito today, sa mga press, and of course, Puregold, sa staff and crew. And yun, hello din sa'yo, Mama Colleen. Hello po! Ayan, nakakaganda naman ang umaga pag ganyan lagi ay nakikita. O, di ba? And eto na ang magiging nanay po ni Malta sa palabas. Of course, si Madam Baby, Miss Mickey Ferriols! Hi! Good morning, everyone! Direk, Mama Colleen, hello, good morning. And to our Puregold executives and my castmates. Hi, I miss you guys! Mwah. Talagang nakaka-excite po talaga ito. Ito naman, starring as Edwin, ang manager ng cafe, kung saan magsisimula po ang love story ni na Malta at Sage. He's a very good friend of mine. Talaga nga naman kasama ko to sa mga hosting, namimiss na kita. No other than DJ Mendoza! Hello, magandang umaga. Magandang umaga, Mama Kalina. Of course, good morning to our friends from the press. And our bosses from Puregold, and of course, our directors. And syempre, ang cast. Yeah. So guys, magandang umaga. Hello, nice to see you again. Yung no, diba? Nung nakita ko yung ano natin dito flow ko, sabi ko, si DJ ma-message nga. O, di ba? Ayan, nice to see you again. See you. O, di ba? Kaya ba tayo kukudana naman? Eto naman. Puregold baka naman. Yes. Eto naman, kasama rin sa ating cast, of course, si Hasna Cabral, nagagampanan ang role ni Jessie, kaibigan at katrabaho ni Malta. Once again, Miss Hasna Cabral. Hello po everyone. Hello Puregold family. Hello Inside 360 and hello po press people. Nice to be here. Miss Hasna, alam mo ba na addict ako sa ano nyo ngayon? Viral scandal. OMG! Yeah. Nasa episode 83 na ako. Sa kabisihan ko, medyo nahuhuli ako. Ano? Yes po. Sobrang idol ko yung character mo doon. And I'm sure, kung idol ka sa character mo doon nga sa, of course, sa viral, ano pa dito, di ba? Sa babae. Tatapatan natin yan. Ay, bongga pa talaga, o di ba? Oo, ang galing-galing mo po. Ayan, idol, idol. And finally, sa lahat ng kwentong pag-iibigan, ay mayroong
hahadlang at kokontra. Si Trina! Naku po! Sino nga ba ang gaganap na Trina? No other than ang napaka-sexy naman talaga, laging trending. At talagang ito, in love sana all. Let us all welcome Kiray Celis! Hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. At hello sa mga press natin sa Pure Gold family. Kay Sir Chris, kay Derek, hello. Good morning sa cast. At syempre, Mama Colleen, I miss you. You, okay. That, nakita tayo dati, pero dati pang pangalan. Grabe pa ako. Magets, oo. Christine. Christine Dera pa ako, pero ano na, Mama Colleen na. Oo nga. Pero hindi, sanay naman ako Mama Colleen since sa Facebook. Yes, nice to see you, Mama. O, diba? So again, palakpakan po natin ang cast na bumubuo po ng seryeng Ang Babae sa Likod ng Face Mask. Virtual palakpakan! So eto na, maswerte tayo today dahil, nako ha, kasama rin natin ang mga tao sa likod ng serye. Mga taong pinag-isipan, pinagpuyatan ang palabas na ito at mga taong na-witness ang pagkakabuo nito. Kasama natin ngayon ang producer ng serye, the award-winning filmmaker na siyang nakaisip po ng konsepto ng kwentong ito. Ayan, no other than Sir Chris Kahilig! Good morning, guys! I'm so excited to share the trailer mamaya kasi sobrang ang saya-saya nito. Opo, congratulations, Sir Chris. Kailan ba ako gaganap na takuri sa mga serye mo? Malapit-lapit na. Pwede rin naman puno kung anong trip nyo. Congratulations po. And now, we also have here the screenplay writer of this series, Sir Johnny Mones Fontanos! Sir Johnny! Kaway-kaway, bati-bati! Hello everyone, good morning. Good morning po. And eto naman. And of course, ang director nitong ating serye who is known for his critically acclaimed films like Patay na si Jesus and Boy Bastos. Palakpakan po natin si Direk Victor Villanueva. Hello. Hi. Good morning, everyone. Hi, Mama Colleen. Hello, Direk. Hi. Ayan. Direk, pwede akong gumanap na ano, na pitsel po minsan baso. Sige. Just po, sang kapitbahay, pwede din. Anyway, maraming salamat, Direk, sa lahat po ng bumubuo ng serye na ito. Again, congratulations po in advance talaga. And upang i-share naman sa atin ang proseso sa likod ng paggawa ng Ang Babae sa Likod ng Face Mask. Ito, napakinggan po natin, no other than Direk Victor Villanueva. Okay, wait. Hindi ako nag-prepare. But, talito. So, when this was presented to me by Direk Chris, ang ano, nakaka-relate ako, and I think a lot of people are able to relate to it kasi, alam mo, may mystery tayo when we're concealed eh. And parang, alam mo, and parang mag-guessing game ka na alam mo na ano, maganda ba to, mabait ba to, masama ba ugali nito. So it adds that layer of, how do you call this, mystery, kasi before pandemic, diba, we just in a way we have this judgment natin sa people on the streets, mga ganun. But now with the face mask, alam mo yun, yung parang ano, and you know, I'm sure maraming makaka-relate dito kung feeling nila na, you know, maganda lang sila kung naka-face mask sila. Pero actually, the series is a very light-hearted romantic comedy in terms of, it's not just about being concealing about yourself, it's also about, you know, loving yourself na, you know, behind the face mask is a genuine person na, you know, ready to give love and also receive love. And tag dito, ayun, and in sa journey ni Malta, which is played by Miss Herlene Budol, she will come into grips with, you know, with that sort of realization na siguro kung magmahal siya, kailangan niya rin mahalin yung sarili niya. And in a way, si Kit, who's a character niya, si Sig, will be helping her figure it out along the way. So, you know, it's ano, a very good vibe siya na series. And dito, and I hope a lot of people will, you know, will enjoy it and marami silang makuha ang mga aral dito. And aside from that,
na ang galing din ng cast dito kasi I've been wanting to work with nila BJ Mendoza, magaling na komedyante ganun, and si Miss Mickey Ferriols, na alam mo yung parang these are people who I, you know, parang sinabi ko sa, you know, years ago na sana magtrabaho ko sila, and ito na naka-work ko na sila ganun. And then I'm also bago ko lang nakilala si Hasna eh, pero sabi ko, ay, grabe si Hasna, parang galing din ng comic timing. Kasi parang, kilig. Kasi it's so, it's so hard to find, ano, actors with, you know, with that right comic timing, mga ganun. And I'm always on the lookout for that eh, sa mga ganun. And also si Kiray, I've been wanting to work with her ever since. Kasi friends ko sila, direct Miko, and ayun, parang, pinanood ko yung mga films nila ganun, and parang ayun, parang ano, si Kiray din is also in one my wish list na gusto kong magtrabaho, and here we are now. Hi Kiray, so happy to be, you know, working with you guys and all the other casts here. Ayun, so ayun po, yeah, it's written by Joni is here, I think. So ayun, parang how do you call this, very, I think the inspiration or in a way treatment that I was going for this series is parang very K-drama / slice of life kind of ano, series ganun. So it's very lighthearted, sweet and cute, and ayun, hopefully you guys will watch it ganun. So thank you naman sa Pure Gold for, you know, making this initiative na, you know, to have it uploaded online ganun, and you know, for people to enjoy, because I think there's nothing more, how do you call this, mag-resonate talaga sa mga tao ang stories eh. And for Pure Gold for having this initiative to, you know, to create more stories na, you know, stories inspire people, it encourages change, it teaches them how to live, and I'm so happy that, you know, Pure Gold is investing in stories. So thank you po for this opportunity and having, and also the opportunity to work with this wonderful actors. Yun, totoo yun. Maraming salamat, Direk. O may meron pang idadagdag, Direk? Yun lang. I think, ano, yun na yun. Yun na yun. Bongga na. Pero, alam mo, totoo, Direk, no? Totoo yung sinabi mo na iniisip ko pa lang, di ba, pag naka-face mask kasi tayo, iniisip natin, ano kaya yung itsura ng tao sa likod ng face mask? Kasi minsan dinadaan tayo sa pilik mata, diba? Parang yung mata, parang ang bait, yung mga ganon. So parang, lahat, totoo yun, yung curiosity natin, na parang, ano nga kaya siya? Sino nga kaya siya? At ano yung storya niya behind the face mask? Ang galing! Congratulations po. Thank you po. Ayan, so anyway, Direk, maraming salamat, Direk Victor Villanueva. And eto na, gusto na po naming malaman yung kung tungkol saan ba ang nakaka-intrigang kwentong ito. Huwag na nating patagalin pa. Let's all watch the trailer para magkaroon tayo ng idea sa magiging flow ng story. Ano bang naghihintay sa atin sa ang babae sa likod ng face mask ng Pure Gold Channel. Everybody, let us all watch this. Ayan. May audio ba tayo? Parang walang audio. Naririnig niyo po? No audio po tayo. Opo, pa-audio up lang po. Ayan. Ay, yung Marta. Okay. Marta? Thank you. Hoy! Sayo ka mong pamasahin ka! Bumalik ka dito! No boyfriend since birth. Yan ako. Bakit? Kasi sandamakmak na rejection na yung mga natanggap ko sa mga lalaki. Ang tingin pala nila sa akin, hipon. Pero ngayong pandemya, nagkaroon ako ng kakamuti. Dahil tuwing magsusuot ako ng face mask, gumaganda ako. Minamitak. Matangkat. Mabango. Makinis, maputi. Malta, can I see you again? Malta, napakasahin mo tama. Nakakapagod. Please, sabihin mo na kasi yung reels ko sa kanya. Alam, mahal mo siya.
ka. Grabe! Grabe, grabe, grabe! Oo, grabe para tayo nakasakay sa roller coaster, sa nararamdaman kong mga emosyon sa panonood po ng trailer na yan. Trailer pa lamang yan. And totoo yun ha, yung mga sinabi ni Herlene doon, maraming makaka-relate. Kasi minsan, oo, may mga tao na parang mas confident na akong lumabas kahit walang makeup kasi may face mask naman. So may mga ganun, ano? So anyway, eto na. Let's ask for the reaction po of our cast na ngayon lang napanood ang trailer. So, anong naramdaman ninyo? Ano yung naisip ninyo sa napanood ninyo? Of course, simulan natin kay Miss Herlene. Siyempre, sa akin po, sobrang saya ko po kasi, ito po yung, unang-unang serye ko na bida po ako na kaya maraming salamat po, binigyan niyo ako ng chance. So, kinilibutan ako kasi ang ganda nung pagka-edit. Di ko yung expect na ang ganda nung kakalabasan nung ginawa ko na mga acting, tulong niyo po. Kulang ako talaga sa confidence kaya para siguro din talaga sa akin yung babae sa likod ng maskara. Kasi relate na relate ako kasi hindi naman ako ganun ka-fresh. Kaya kumakapit lang din talaga ako sa face mask. Simula nung nagka-pandemia talaga nag-thank you ako. Hindi ako magli-lipstick, hindi ako magkikilay, dead ma ako. Sa ako mamamalengke ako ng fresh. Ganun. Kasi naka-face mask nga. Kaya parang naka-relate talaga ako. Kaya sinabi ko na nasa panahon talaga tong story yung to na ang dami makaka-relate. May perfect timing, o diba? And this is your timing talaga. Alam mo, sorry ah, habang nagkikwento ka, ako yung kinikilabutan. Ako yung, naiiyak ako para sa'yo. Kasi diba, nasaksihan namin yung mga pinagdaanan mo, yung mga struggles mo, and yet, eto na talaga yung parang, ang galing, bida, o diba? Lahat yung pinapangarap na maging bida sa isang serye. So, kinikilabutan ako for you. Nagtataas yung mga balahibo ko. And I'm so happy. Po eh, kanina. Nung pinapanood ko po yung trailer. Kaya pala ayaw ipasa sa akin kasi nga surprise. Ang ganda ko. Congratulations! Ako thank super happy po. Super happy ako for you. Ayan. So anyway, eto naman, Kit Thompson, ano naman ang iyong masasabi? Grabe, ang ganda. Like you said, first time ko pinapanood ko siya, nakangiti lang ako the whole way. Grabe, ang taba ng utak. Actually, medyo naluha ako nung pinapanood ko. Sobrang tuwa ako. Dahil ang ganda talaga, kakaiba. It's so fresh to see this, you know. And, you know, I just want to thank, syempre, my directors, si Direk Vic and Direk Chris. Grabe. Hindi ko na-expect na ganito pala. And, you know, of course, Puregold for creating such wonderful content. Thank you. Grabe, nai-speechless si Kit, o, di ba? Parang yun na lang nasabi niya, grabe. Oy, speaking of fresh, ha? Oy, Herlene, fresh ka naman. O, di ba? Sexy pa. O, san ka pa? Ito naman. Sorry, may I just add something? Ano po? May dadagdag lang ako. Like, oh, si sir, go ano po, go lang, po. Konti pa lang yan. Like, may imagine ko na ngayon pag nakita niya na ito. Oh, ibang... Yeah, ibang level. Ganda. Sobrang natuwa. Thank you, thank you. Tapos may bonus pa akong gwapo ng kapartner ko. Sorry talaga, Herlene, how to be you. Napapanaginipan ko nga minsan yan. Yung mga titigan namin malapitan. Ay, te, talagang... Naku, Herlene. Mag-ingat ko sa mga sinasabi mo. Baka patulan. Babe, si Herlene. Naku, huwag niyong dinedare si Herlene kasi naku, game yan. Grabe. Anyway, eto na, trabaho lang.
Naku, napafall na ata ang ating bida. Ito na, i-welcome naman natin. Miss Mickey, ano po ang masasabi po ninyo? Ay, grabe. Syempre nakakatuwa. Thank you to Direct Chris and kay Direct Vic. And syempre dun sa castmates ko na ang sasarap katrabaho. Tama yung sinabi ni Kit, that's just ano ah, parang patikim lang yan. But the entire show, sobrang saya. Aside dun sa sinabi ni Herlene na relatable siya, it's very entertaining. Something that we really need during this time of uncertainties, ganyan, ang dami mong doubts, ang dami mong tanong, ito, panandalian mo makakalimutan lahat ng mga cares mo. So it's a very happy show to watch at may matututunan ka. And tama yung sinabi nila, alam mo anak, kay Malta, Herlene, fresh ka, maganda ka. Yan ang sinabi ko sa'yo. Ewan ko nga kung bakit ganun eh. Basta ikaw, beautiful ka. You are talaga. So, I think sabi nga ni Herlene, di ba, itong seri na ito, mas nakatulong sa kanya para mas mailabas niya yung talagang siya. O, di ba? Ano po, na-boost po yung confidence ko ng mga ano. Kasi, kilala naman po ako na ano talaga, na chops. Kaya, perfect. Perfect po itong palabas na to. Gusto ko lang mag-add kay Miss Herlene kasi na-surprise ako kay Miss Herlene kasi when we were ano line reading and sa rehearsal ganun na parang sinare yung concern niya na kinakabahan siya kasi yun nga mag-lead siya ganun and sabi ko no don't worry ano we'll help you ganun but nung nasa set na ay memorize niya lahat at may mga pa-adlib pa siya na hindi namin in-expect na ganun like tawa lang kami na tawa sa mga ano niya mga improvisation kaya parang ano yun love ko si Herlene kasi yun yung ganun, yung, yan yung magic diyan eh ganun tatulong din po kasi nila kasi parang syempre pag comfortable ka po sa lahat ng mga katrabaho niyo parang nagiging palagay po yung pagtatrabaho niyo tapos parang normal na lang po kayo nag-uusap ganun kasi parang nagpapalagay na po kami ng loob kagad bago pa kami mag-take kasi may rehearsal po, ganyan. Tsaka tinulungan po nila ako mag-acting kasi baguhan pa lang po ako. Tapos yung memorization po kasi hindi po ako malupit doon. Kaya nag-sorry na kagad ako at in advance, script reading pa lang, sabi ko, Rick, bantayin mo yung ano ko, medyo ano tayo eh, late tayo sa mga discuss nung teacher ko dati kaya hindi mandar yung utak ko pag memorization. Kaya maraming salamat po sa tulong. Lahat po talaga nakatulong sa akin eh. Kahit sila Miss Mickey, sila Ate Kiray, si Kuya BJ, si Ate Ashnan, siyempre si Kit po, sila Direk, tsaka si Direk Chris din po. Correct. Ayan. So, sa mga nag-chat po, babasahin natin yung chat ninyo maya-maya po. But for now, eto naman, tanongin naman natin, Kiray, ano na? Direk, nung nakita ko, gusto ko yung background music. Sobrang bagay siya. Ang ganda nung kulay, ang ganda nung arte, ang ganda nung background music talaga. Yun talaga yung nagpa... yung doon ako kinilig, mas lalo akong kinilig kasi kita ko naman sa habang nag-shoot kami ganda ng charisma talaga nilang pareho and as first time talaga ni Herlene sobrang goods na siya dito and we guide her and itong shoot na ginawa namin itong ang babae sa likod ng face mask very relatable siya ngayong pandemic kasi ang daming nai-in love ngayong pandemic sa mga Zoom, sa mga Facebook, kung ano-anong social media na nahihiya sila kung how to express love sa ganitong panahon. Kaya sobrang excited ako kasi alam kong halos lahat ng mga bagets at mga not so bagets eh, naintindihan tong feeling na to ngayong pandemic. Yes. Totoo ka dyan, o, diba? At saka malaking, totoo lang, malaking solusyon yung face mask talaga, diba? Parang normal na talaga siya. Eto naman, Hasna! Miss Hasna! Hello po.
Well, nakakakilig po panoorin yung trailer. First time ko din siya makita. Nagandahan ako dun sa pagkakatimpla nila. Tapos yung wardrobe po, parang swak na swak, very realistic. Nag-shoot po kasi kami sa ano, Clark, Pampanga, pati po yung set. 'Di ba? Ang ganda pag tinakita niya talaga, nung pinakita po sa trailer, parang pati yung nasa ano kami, nasa cafe kami. Ayun po, ang ganda. Nagagandahan ako sa mga costume. Saka yun, personally po talaga, nakakakilig sa set. Kasi nandun po ako eh. Na-witness ko yung mga tinginan nila. Kit and ni Herlene. So, excited po. Kasi trailer pa lang, di ba, pinakita po si Miss Mickey. Parang hindi lang din talaga siya about love. Family, friendship, self-worth. Parang ito po, ang ganda ng script eh. Binabasa ko pa lang. It's about definition of beauty, self-worth, love. Yun, marami po kayong matututunan. Saka excited na ako sa ano nila, hashtag nila, ano ba, hikit, kitlin. ano bang hashtag ng bagong love team natin? Kiton? Kiton? Diba, nakaka-excite. May suggest po sa chat box, ako meron kayong, malay nyo, itong unang seri na ito ay masundan pa ng mas marami. O, oh, diba? Ayun po. Saka very collaborative po yung work niya. Though nasulat po yung script, sabi nga po ni Direk, di ba po may mga batuhan po na raw, may mga ad-libs po. So, ang ganda talaga. Very very effective po yung comedy and love na pa-effect po namin. Ayun po. Even si Kiray, na-embody niya talaga yung character niya. Sobrang nakakainis. Oo, oh, si guys. Kiray. Sobra, sobra. Iba. Ewan ko sa'yo, Kiray pa ba? Grabe, ang hirap. Actually, itong character ko, yung character ko, ako lang talaga sa sarili. Si VJ din, super galing katrabaho. Shortless, sorry kayo. Kit, tama na, Kit. Hindi mo na birthday. Tama na. Yung pala yun, yung nakita ko na video ni ano ni VJ na sinurprise niya ng cake. Anyway, eto na, speaking of VJ. VJ, ikaw na. Ano naman ang iyong masasay? Grabe, parang hindi ko alam. Sobrang hindi naman ako nagduda kasi nung before ko to tanggapin, sabi ng kinakwento na ni Direk, sabi ko, hindi naman ako nagduda kay Direk Chris, sabi ko, na maganda to. Tapos si, of course, sobrang fan ako ni Direk Victor, yung patay na si Jesus, as in talagang, tas, pero never pa kami nagka-work. Kaya nung nakita ko yung trailer, tas na naririnig ko na nasabi, parang yung atake niya is very K-drama. Alam niyo naman, di ba, lahat kasi ngayon, ang millennial tsaka ang Gen Z, they compare everything to K-drama. Parang yun yung standard nila ng papanoorin nila. So sabi ko, paano kaya to gagawin ganung K-drama with parang a Pinoy flavor? Tapos nung nakita ko yung trailer, nagulat talaga ako. As in, kasi wala akong idea. Hindi ko alam na may trailer na. So, ang galing, grabe, from yung color grading, yung music, sabi nga ni Kiray. Tapos yung ang galing, as in, nakaka-proud. Nakaka-proud, grabe, ang ganda. Actually, kanina talaga nakaka-emotional kasi nga, dati kasi, minsan, pag kaibigan, limbawa, sa papakita na sa'yo, ngayon kasi di ko talaga nakita as at all. Nagulat ako. Saka, ang galing. Sobrang excited ako kasi super, grabe, riot to. as in, riot to. Grabe yung utak na, as in, nakakatawa na, baliwa na, cute, kikiligin. Saka, ang galing, si, like, sobrang na-surprise ako kay Herlene kasi for someone na first time, grabe, hindi siya naiiwan. Like, hindi siya, sabay siya. As in, memorize na yung lines. Tapos, wala. As in, parang super gaan sa set. In short, syempre, sige, tuloy pa. Ayan, tsaka, syempre, like, ang problema ko lang minsan si Kiray kasi matagal ko ng kaibigan. Minsan tawang-tawa ako. As hindi ko makontrol yung tawa ko kasi sobrang super close namin. So parang pag nag-exam, natawa lang ako ng tawa sa kanya. Of course, sila. Hindi kami sanay na parang, ay, may ano to, may bayad to, bitch. Kailangan natin kayo. Hindi chismisan ang ipinigyan ko. Ay! Hindi swimming. Kiray! Hindi shopping. Naiintindihan ko yung sinasabi mo. Ganyan din kami sa hosting. More on tawanan kami. So, I can feel you. Hindi kamali. Alam mo yung parang, uy, hindi sulit yung TF mo. Ayusin mo.
Huwag puro pagkakamali. Nakakahiya. Okay, grabe ka. And yung pagkakamali, sobrang close dahil namin, alam na namin kung paano. Tsaka si, like even si Hasa, sobrang galing. Si, of course, si Miss Mickey. As in, parang, super galing pala ni Miss Mickey sa comedy. And so, grabe lang, nakakatuwa. Kasi, super ganda nitong project. Yes, nakakatuwa yung ating mga cast kasi hindi lang sila nag-base doon sa story. Talaga may mga color grading, may pagka-technical din kayong lahat ha, in fairness, which is good. Kasi isa yan sa mga katulong para talagang mas magiging maganda ang ma-offer natin sa ating mga viewers. Now, eto na, bukod sa excitement para sa series na ito, bago natin i-raffle, meron tayong nakaka-excite na raffle draw na gagawin ngayon, i-raffle. May limang maswerteng attendees na makakatanggap ng 3,000 pesos pure gold GCs at mayroon din naman na mananalo ng brand new laptop surround na ito. Pero maya-maya, dahil sa ngayon, sagutin lang natin ang mabilisan yung mga katanungan ng ating mga media people, mga friends natin from the media. Start starting off with, sige, umpisahan ko sa taas ha. Teka, parang may nakita na ako na gusto ko ng tanungin agad eh. Oo, sige, mag-umpisa tayo sa taas, okay? Alright, so eto na, direct from Don Don, Sir Don Don. Direct comment sa performance ng mga stars, na feel mo ba na insecure sa Herlene sa itsura niya in real life? Not at all. As in, ito, like sinabi ni DJ, nakakasabay siya. As in, she's very confident in sa set. As in, hindi ko na sense yung, alam mo yun, na nag-hold back siya or na insecure siya. So parang, alam mo yun, like, siya ang babae na, ano, behind the face mask, isang, ano, isang magaling na actor char. Wala akong masabi. Yeah. Oh. Pero yun, very confident. I felt her confidence. Ayun. Oy, by the way, sa mga nandito po sa ating attendees, ito pong ating streaming sa Puregold Channel. This is free. Lahat po pwedeng manood. Wala silang babayaran na parang sinihan. Available po ito. Free na mapanood ng lahat, which is very, very good. Diba? Siyempre, ganyan tayo kamahal ng Puregold. Eto naman, how many episodes will be there and will there be other celebs joining in the future episodes? We have 13 episodes, actually. It's one full season. At saka syempre, ano siya, talagang buong-buong season siya. Mm-hmm. Normal na maiikli lang na series. Para talagang nanonood ka ng rom-com. Kaya masayang-masaya siya. How many minutes mag-run ito, Derek, Sir Chris? Per episode, nasa 20 to 30 minutes. The usual, galing-galing. Ito naman, ang tanong naman dito, salamat po Sir Ryan sa iyong katanungan, from Enzo Luna. Question, for the producer and director, gaano po kadali o kahirap mag-shoot during the pandemic and para naman sa mga cast? Okay, unahin na lang po muna natin sa producer and director. Gaano kadali o kahirap mag-shoot during this pandemic? Napakahirap actually kasi syempre meron tayong mga protocols. Ang pinaka-advantage lang namin is we did the shoot nung time na pababa na yung number of cases. So yun din, jumakpat din kami. Pero at the same time also, grabe, lahat talaga kinakailangan may RT-PCR, nakabubble kayo, hindi basta-basta pwedeng lumabas. You have to be really careful. And then at the same time also, look for locations na maganda but at the same time safe. At syempre, safety lagi ang priority para sa mga cast and crew. Yes, yun naman talaga. So mayat-maya din yung RT-PCR. O diba, mayat-maya na ko ang ilong. Ito naman para sa ating mga cast. Mayroon daw ba kayong favorite na face mask na lagi ninyong sinusuot pag lumalabas kayo? Again, that's coming from Enzo Luna. Kasi 'di ba may mga tao na gusto lang kulot, gusto talaga yung surgical. Oh, who wants to answer? Ako meron yung Philips, yung parang may nilalabas siya na hangin. Hangin. Mahal naman nun. Ang social likera. Ano all? Kasi mahal nun, 7-5 ata yun.
Sorry, ganito ako pinalaki ng parents ko. Like, Kiray, pahingili mo nung gano. Pahingili kami. Ito yung makabili nun. Bigay lang sa akin. Bigay lang yun sa akin. And kaso, medyo pricey nga lang kasi pag pinapalitan mo ng, ano, parang yung sa loob. Kenilin, oo. Ayan. Kayo po, yung iba po, meron ba? Yung sa akin, yung ano, yung libre. Libre sa barangay. Yung libre sa barangay. Same din sa akin. Libre. PJ, ito si PJ, may pagka-OC to eh. Alam ko to eh. Ano, mask mo? Maarte yan. Hindi kasi 'di ba ano nag-nursing ako. Ano yung KN94 basta ganun para yun yung feeling ko medyo safe ako. Yung N95 na masakit ah yung yun yung KN94 yung medyo kaya mong isuot everyday hindi masakit. Kasi you don't clot. Hindi ka nagko-clot. Hindi daw advisable masyado. Oh, Miss Hasna. Ako gusto ko yung may bakal dito. Kasi minsan na nagaganong ko siya kala mong tangos ng ilong, di ba? Nangi-scam din ako eh gamit yung mask. Tangos na rin eh! Hindi, pero di ba may mask na ano, na parang may baka dito. Oo, yun parang iniipit mo dito. Pag nakamask ka, kala mong tangos. Oo. Ganun. O, di ba? Maraming salamat for that question, Sir Enzo. Now, from Janice Navida, my kissing scenes, ay nako, po ba sina Herlene at Kit? How does it feel if ever na meron? And hindi ba na-intimidate si Herlene kay Kit? Again, that's coming from Miss Janice Navida. Abangan na lang po. parang dapat si Kit yung ma-intimidate. Takot parang ako eh. Parang ako wala akong karapatan. Parang si Kit pa yung meron. Naku po eh. Abangan na lang namin ha. O, Miss Janice, abangan na lang natin. May pasabik din sila dito eh. Naku, curious tuloy ako. Kailan pa na ilalabas po ito? Kailan na po? Eto naman. From Azrael. Ayan. May plans ba? Sorry, hindi ko mabasa ng buo yung pangalan dito. Sorry na. Opo, Sir Azrael, may plans ba na magkaroon ng full-length movie after this series? If ever meron plan, kailan nyo balak ilabas? MMFF or Anyfest? Again, from Azrael Coladilla, blogger of azraelsmaryland.com. Siguro ano, ang pinakamaganda dito, medyo... kasi maganda talaga, I think, yung konsepto ng series at maraming opportunity actually for expanding the narrative. So, hindi malayo na pwede siyang maging isang full-length movie. Depende siyempre sa pagtanggap ng mga tao. Kaya kinakailangan namin talaga ng suporta nyo. At siyempre, mga ating mga bosses sa Puregold na sa kanilang yes. Pagpapasya. SIV! Ayan. Kenimern! Nako, pagka naging full-length movie ito, Derek ha, okay na ako sa bulaklak, sa paso. Ako din ganun. Anyway, ito po. Ang dami-daming questions po, bilisan na natin. The story is very true to life and relatable. Marami talaga nagle-level up ang kagandahan dahil sa face mask. Maraming nabubudol. Can't wait to watch na sobrang nakakatawa at nakakakilig-galing from Jeng. Ayan, Miss Jeng ng show. Ano pang pang... Sorry, hindi ko makita dito sa ano sa chat natin. Medyo maliit siya. Ayan. Show beast. Ayan. So, ito naman po. For Kit, ano ang kaka-in love? Ano yung... kaka-in love kay Herlene, ano yung pinaka maganda sa kanya? Herlene, kapit ka na ha. May sasabihin si Kip. Siguro yung ano, kakulitan niya. Sobrang ano ba yan? Wala pa rin sa mga. Ha? Ano? Wala. Ano sabi mo? May comment ka na lang. Ganyan yan. Parating may comment. Bakit ganyan? Ganyan lang kayo pero kinikilig na kami. Yung totoo. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Wala, sabi ko, ang pogi mo pa din. Kahit bagong gising ka. Thank you, thank you. Ikaw din maganda. Ano
nyo ba? Tigilan nyo na yan. Okay na. Nakakilig kayo. Si Miss Jen yung kanina from Showbusiness Lifestyle. Ito naman yung nagtanong po, Rider Page Studios by Jojo Panaligan. Maraming salamat. Ay nako. Ito naman from Chad ng Manila Feed for Direk. Paano po yung naging proseso ng pagpili ninyo ng lead stars? Nag-audition ba si Herlene at Kit for the role o sila talaga yung choice nyo po na gumanap? Ikaw muna, Direk. Siguro ako muna kasi ano. Actually, this is the thing about the process of the series. Syempre, when I talked to Miss Ivy and the team, nag-present kami ng napakaraming konsepto for the series. Tapos parang may mga shortlisted. Tapos meron akong isang lumang concept na kinausap ko na actually si Herlene noong October last year pa about it. Ang lalaki sa likod ng ang babae sa likod ng face mask nga. And then isinama ko siya sa pinitch ko na story, unanimously, yun ang napili ng ating mga friends sa Pure Gold. So it was really meant, I think, na para kay Herlene to. Moment talaga niya to. Kasi, kumbaga, the script was conceptualized and written for her. Yes. Ayun. So I think yung question ni Erica Yubi, ni James Miguel ng Showbiz Ganap, and ni Richard ng Manila Bulletin Balita Online, nasagot na ng ating mga cast kanina. At ito nga, kakasagot lang po ni Direk Chris. So ito po, may tanong lang, may dagdag lang from Sir Richard ng Manila Bulletin Balita Online. Paano niyo po nakita yung chemistry nila? Kasi meron eh. Yeah. I just watched their videos online ganun muna, and nasa sense ko na eh. I think I always have this thing na, you know, I have to trust my gut feel. So when it was presented to me na it's going to be Herlene at Sikit, parang ay ang ganda ng ano, it's very my curiosity factor eh, na parang at first you'd be thinking paano? Pwede ba? Ganon. But then your mind goes into, you know, into this creative process na, ay shit, ang ganda nga i-explore, no? And I think from there, ma-sense mo na yung ano eh, yung chemistry. So the chemicals are already acting up. So ayun pa lang. So and then nung na-meet ko sila, finally doon sa, ano, sa line reading, tama nga yung gut feel ko, nandito yung chemicals. Naramdaman ko na yung chemistry. Ganon. So gut feel siya. So, and I think ganda din ng ano eh, ganda din ng pagkaisip na silang dalawa eh. So parang it's right there na. Ganun. All right. So, eto na. Dire-diretso na tayo. Nasagot na to na yung question ni laywasup.ph. Ano po masasabi mo sa experience na makatrabaho si Kit? Or, no, not yet. Miss Herlene, ano masasabi mo sa experience na makatrabaho si Kit? First time ko po siya nakita in person kasi dati pinapanood ko lang siya dati sa PBB. Tapos, siyempre, yun na nga, may bonus na, guwapo. Tapos magaling siya, parang ano, parang siyang may push button. Kasi parang dapat, ano, seryoso. Tapos, ay, di ba, kanina, halimbawa lang, nagtatawanan kami. Tapos mamaya pag seryoso na dapat siya, automatic nagsiseryoso pagod siya. Ganun. Galing, o, diba? So, may mga, yung iba po ha, sorry na hindi ko na mabasa kasi same question na siya. Opo. Kaya parang komportable ka agad yung mga eksena po namin lahat. Ay, oh, sorry, nakat kita doon, Miss Herlene. Sorry. Ayan. Eto po, pero eto, sundan ko na po yung tanong, Miss Herlene. Tuloy po ba ang pagsali mo sa beauty pageant? If so, paano mo pinaghahandaan? Magpaparetoke ka ba? From Jerry's iPhone. From Jerry. Baka po, ano, lumabang po tayo ng pata. Tuloy ang pagsali. Ano po, nagde-training na po ako. Wow! Sa KF po, sa may kagandahang Flores. Ah, exciting! Ayan. So, eto naman, to the cast. Kung magpaparetoke po, siguro ano lang, enhance lang, gluta-gluta lang, ganun. Oo. Tapos,
kung kayo ng trend, baka naman may sponsor. Kaya-kaya yan ng manager mo, oh, di ba? Ayoko din po kasi magsinungaling, di ba? Kasi gusto ko din maranasan ma-effect ng onte. Thread po yung parang sinulid na nanonood ako nun sa YouTube para lang pag gumanda ako baka magulat siya. Pero alam mo, ang minahal naman ng tao sa'yo, Herlene, yung pagiging totoo mo. Totoo lang. O diba? Yun ang minamahal sa'yo ng mga tao. Alright. Ito daw. Okay. Si Robert Requintina. To the cast, may lumabas na study from London recently na lalo raw nagiging attractive ang mga tao kapag naka-face mask. Ano ang masasabi niyo rito? And to Herlene, ngayong lead star ka na, iiwan mo na ba ang training mo as beauty queen? Also, parang na-answer na rin yun. Kung ako po, yung pagte-training ko kasi na, commitment ko po yun. Committed ba o commitment? Parang ano po... Kasi ano tag dito, napag pinag-aaral din po nila ako ng English kasi hindi po po ako marunong mag-English. Uh-huh. Tapos lahat po kasi pinag-aaralan doon eh, parang hindi lang po siya para sa pageant, para po ma-build po yung pagkatao ko din. Kung paano po magsalita, kung paano makikapwa, kung paano po makikommunication. Tsaka hindi ko lang po siya gusto eh. Committed po talaga ako na gawin yun para din po sa ikakabago ng ano ko, ng may madagdag po, hindi po pala mabago, may madagdag sa knowledge ko po. Ayun, salamat, salamat. Now, i-move on na tayo sa next question ha. Si Rain De Ocampo, naging option din ba sa mga producer ang lalaki sa likod ng face mask? Baka pwede siyang ano, no? Sequel? Oo. Pwede, di ba? So, eto naman, for Sir Chris and Puregold Channel, after Babae sa likod ng face mask, will there be another project like this in the future from MJ Gonzalez Esteban of Modern Journal Trends? Si Miss Ivy, I think is the best person to... Opo, Miss Ivy? Yes, this will be, aasahan po natin lahat na it will be a series of original content. Ayan, diba? Diba, Direct Chris? Ayan, marami pa pong nakalatag and scripts ongoing, kumbaga. But it will always be filled with, ganito lang po, no? Sobrang simpleng mga stories na very relatable, nakakagaan ang pakiramdam, lalo na sa panahon na puro tayo anxiety and worry. So dito po sa lahat ng stories na we will create, it will always give you a panalo vibe, no? Mapapa good vibes ka lang all the way. Ayan. So yan, sana suportahan natin itong mga free Pure Gold series na to, and this is our way to connect talaga into a deeper level, no, with our customers and all the Philippines. Ayan, ito world, ayan. Yes. Ko lang, Mama Colleen, for the ano. Alam niyo, I'm really super happy collaborating with Puregold kasi like number one, they know their market. Alam na alam nila kung ano yung kilite ng masa. So like kaya ano eh, bilang isang creative producer, talagang tinutula ka ng Puregold Channel na mag-create ng narrative na yung hindi lang din on the surface, actually, like, ang babae sa likod ng face mask, on the surface, is enjoyable, it's entertaining, pero may lalim siya na kayang, actually, kayang maabot ng masa. Yeah. Yun yung gustong-gusto ko sa Puregold kasi it's a creative challenge. Yung sa mga susunod na mga kwentong ipinipitch namin sa kanila, we know their standard now, and we know na yung level of commitment nila also to come up with like amazing retailtainment. Yes, yes. Tama, tama. Ito si Raymond Megabytes.com.ph. Where will the series or episodes be aired? Will it be on Puregold social media platforms? Miss Ivy? Yes, the series will be, itong Ang Babae sa Likod ng Face Mask will be streamed for free in the YouTube Puregold channel. There will also be snippets in the Facebook page as well. Ayan. So malapit na po yan, no? See, direct na lang magsabi kung kailan, tama ba, in the cast.
Okay. Actually, wala na tayong oras pero gusto nating basahin pa yung siguro I will just entertain last question from Edsel, tama direct. Edsel Roy ng Starmometer. For Herlene, maraming humula sa viral photo mo na si Gigi Delana raw ang babae sa likod ng face mask. How do you feel being compared to Gigi? Again, that's coming from Edsel Roy ng Starmometer. Siyempre po, ano, karangalan kasi maganda si Ate Gigi. Tapos ang galing pang galing niya. At nakakatuwa po na nakukumpara na po ko sa iba na magagaling. Aww. Tsaka sa itsura. Pag naka-face mask. Hindi, Herlene, you are beautiful. Okay? Eto, last na rin si Sir Mario Dumawal. Hasna and Kiray. Anong scandal nyo dito sa series? Kumusta dynamics nyo kay Herlene? And ano yung advice nyo sa kanya? Scandal? Parang ang hirap po nun. Charot. medyo mabait kami dito. Hindi kami basta dito. Basta sa taong buhay. Dynamics? Ako kasi, nakakatawa lang kasi sa height difference namin ni Herlene, ako talaga yung matapang, ako yung nangangaway sa kanya, ako yung laging galit sa kanya. Kaya exciting din kasi parang ang dali niya namang batukan ako pero hindi niya magawa. Alam mo yun? Yung mga ganong moments. Kaya abangan yun kasi yun yung exciting sa mga scenes namin ni Herlene. And ano, pares kasi kaming funny eh. And sobrang kalug lang namin talaga ding dalawa. Kaya siguro swak na swak rin. Yes. Ito, last na talaga. For fun lang, sabi ni Richard ng Manila Bulletin Balita Online Direct, what if naman sina Kit at Kiray naman? Huwag na po. Hanggang tuhod lang ako ni Kit. Grabe. Anyway, maraming salamat. As much as we want na entertaining po lahat ng questions ninyo, kaya lang hindi na po kaya, pero maraming salamat. Hopefully magkaroon tayo ng mga party sa mga susunod na araw. But again, thank you so much. Eto na, may mananalo po ng 5. Tama ba? Oo. Correct mo ako, direct Chris, ha? Oh, may mananalo ng Pure Gold Certificate worth 3,000 pesos. And this time, not just one, but two lucky winners can take home a brand new laptop! So, parang... Hali kami! Actually, medyo marami din. Lima kami, direct. Meron tayong 5, 53,000 na Pure Gold GCs. Okay. Sa batch 1 and 5 sa batch 2. At syempre, meron tayong 3 Acer laptop computers. Wow! Wow. Kasali kami, direct. Ni-raffle ito using randomizer. Pinasok natin ang lahat ng mga pangalan nila. Siguro tawagin natin si Miss Ivy para yes po i-announce sino ang mga winners. Ayan, yung mga nasa chat group po natin, talagang nag-aano na sila, laptop. Ayan, Sir Jerry Oleo of PEP, mahello po sa inyo. Ayan. So, eto na. Let's call in ang ating, of course, Miss Ivy. Miss Ivy to announce the winners. Ang saya, ang dami nating pa-prize, direct. Yes! So, itong unang batch. Wow! Ayan, so for batch 1, they will win Pure Gold Gift Certificates. Ipag-grocery niyo po yan. Yes. Winners po are Miss Christina Alpad, Sir Alan Sipon, Sir James Miguel, Sir Gab Diaz, and Sir Robert Requinta. Ayan. Yeah! Sana po. Wow! Congratulations! Okay, Miss Ivy? Ayan. Wait, congratulations. Ako, medyo naghahang lang ang ating computer sa sobrang hot ng mga papremyo. O, di ba? Ganun ka, bongga. Alright. So, again, congratulations, Christina Alpad, Alan Sancon, James Miguel, Gab Diaz, Robert Requinta. Sabi dito, Requintina po yata. Sabi ni, may typo lang tayo. And the winner of Miss Ivy. And Acer Laptop winner first natin na win, Irvin Santiago. Yahoo! Congratulations! Congratulations! Eto na, wag na nating patagalin pa. Who are ang ating winners para sa batch 2? Ayan.
Next winners, ayan, Ryan San Juan, Jing Javier, Maricris Nicasio, Ron Romulo, and Mick Soon. Wow! Congratulations! Ayan. Congratulations po, Mike Soon. Ayan, congratulations. At ang winner ng Acer Laptop, Miss Ivy? Hi. Another winner, Owen Alcaraz. Bongga. Yahoo! Congratulations, congratulations po ng bonggang-bongga. Ayan. So anyway, grabe, ang dami nating pa-premyo ngayon. Meron pa! Okay, Reggie Bonoan. Congratulations! Ang grabe, ang dami namang pa-premyo. Congratulations po! Ayan, so ipa-private message na lamang po namin kayo on how to claim your prizes. So, ayan po. Anyway, eto na, Miss Ivy. Ano po ba yung message natin para sa ating mga attendees today? Again, thank you so much for your super warm support channel and ang babae sa likod ng face mask. We all invite you to watch it. Sige, sabihin ko na direct, no? It will start streaming on March 26, Saturday. Ano oras po direct? 6 p.m.? 7 p.m.? Hindi ko alam. Pero yun po, it will start streaming for free on the YouTube Puregold Channel on March 26. And maraming salamat po, Direct Chris, Direct Vic, to Joni, my favorite, aking, ating scriptwriter, and to all the cast and crew, lalo na sa aming mga leads, si Herlene, si Kit, Mommy Mickey, yan, si Kiray, si J, VJ, Hasna, and yung mga ating surprise pa, no? So, abangan nyo po and sana lagi nyo supportahan ang lahat ng original content and live shows ng Puregold Channel. Yes, maraming salamat, Miss Ivy. Napakaganda po talaga. Maraming salamat. Also, syempre ito po eh dahil pandemya, 'di ba? Nakapagbigay din tayo ng panibagong avenue para sa ating mga artista. Salamat din po. Ayan, thank you. Now, let's hear siguro message na lang po para sa ating mga cast. Let's start with Herlene. Yon, maraming salamat nga po pala sa mga nandito, press friend kay Mama Colleen. At saka kay Direk Victor at Direk Chris at syempre po sa mga Pure Gold may-ari. At saka kay Ma'am Ivy sa mga kakas ko po. Ayan. See you again. Salamat. Keep safe. Kit? Sir Kit? Nawala ka na si Kit kasi nasa shooting actually right now si Kit. At ah, okay. Sige pa, Kiray. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at na kinig sa amin at nanood. Maraming pong salamat sa mga press people. Mama Colleen, thank you. Direk, and Sir Chris and sa Puregold family ni natin, maraming salamat po and abangan nyo lang po kung paano nyo kami nakitang magkulitan dito, makikita nyo yun lalo na kapag sa acting namin talaga dito sa gawa namin ito. With love and with friendship talaga namin binuo tong ang babae sa likod ng face mask. Alright, Hasna. So, add ko lang din po kasi may question po si Sir if si Sir Mario dumawal po kanina. Yes po. So, nakatulong din kasi sa dynamics talaga namin yung magkakasama po kami sa kwarto nila Kiray. Yung mga girls po, kasama po namin si Herlene. So, sabay-sabay kaming gumigising, naliligo, nag-on set. Yun po yung ano namin, behind camera. And nakatulong po siya na sobrang fun. Lumabas po siya kasi talaga nagkakilanlan kami doon pa lang po sa hotel. Doon pa lang po sa accommodation namin hanggang sa set. Tapos may mga time po yung nagkakantahan kami, nagtitiktok kami. So maliban po dito sa mga, dito po sa series namin, meron po kami mga i-release na TikTok videos. Though hindi po kami dancer.
Hindi mo kami dancer ni BJ. We tried po talaga. Di ba po, Miss Mickey? Ayun po. So, masaya-masaya po to. Ang goal po namin is to entertain po kayong lahat. So, tulungan nyo po kami, press peeps, na ikalat po and gawin pong trending po ito. Yun po. Maraming salamat po sa pag-attend. Sabi ni Miss Anna Pingol, sabay maligo. Hindi naman po. Pero may kasabay po si Herlene. Alright, si Herlene na po magre-reveal kung sino. Ay, Herlene! Ano yan? May blind item? Hindi, babae lang din. Matatakotin din po kasi siya. Hey, girl! Dume! Hindi ligo. Ligo. Maganda, maganda po. Dume! Alright, DJ! Ayan, of course, gusto ko magpasalamat sa kanina na Miss Ivy, our bosses from Pure Gold, Direct Chris, Direct Vic, ayan. Mama Colleen, maraming salamat for hosting this event. Of course, our friends from the press, maraming salamat po for taking time to attend our press con. Ayan, March 26 na po ang Babae sa Likod ng Face Mask, starring Herlene Budol, Kid Thompson, Kiray Celis, Hasna Cabral, Mickey Ferriols, and yours truly, sa direksyon po ni Victor Villanueva. Ayan, kita-kita po tayo and sana po tulungan nyo kami na ma-promote itong YouTube series namin sa Pure Gold Channel. Thank you po! Salamat! And of course, ang napaka-idol natin to, Miss Mickey! Ma'am, Miss Mickey Ferriols! Bambaby! Yes, thank you so much to our press friends, to Direk Chris, Direk Vic, to my castmates. Don't forget to subscribe to Pure Gold Channel and i-press nyo yung notification bell. Next, diba? Para updated tayo sa mga episodes ng Ang Babae sa Likod ng Face Mask. Love you guys! We love you! Ayan. Ito na, syempre, kailangan marinig natin ang message po ni Direk Chris. At yun, sino po mauna? Yeah. Shout out ko lang. Alam mo, sa totoo lang, during the shoot, syempre, I'm friends with everyone and this is my first time working actually with Miss Mickey. Alam niyo yung character niya, si Mama Baby, grabe. At ang galing-galing ni Miss Mickey talaga. No doubt. As in, kami nila Direk Victor, kinukurot ko si Direk Victor. At yung dynamics actually ni Mickey tsaka ni Kiray, ay ni Herlene panalo, like sobrang ang cute-cute nilang mag-ina. Sobrang sabi ko, I love working with Miss Mickey and definitely sana more project pa tayo, Miss Mickey. Amen. At syempre, ang ating cast, napaka reliable. Sobrang reliable yung lahat. Napaka maraming salamat. Na bucket list to na rin ang aking paboritong direktor. Salamat sa Pure Gold also for making it happen. At syempre, Miss Ivy, thank you for guiding us. Alam mo, yung proseso ng Pure Gold, it's every producer's dream working with Pure Gold. Hindi sila, like si Miss Ivy comes up with the best recommendations, the best comments na hindi, yung alam mo yung talagang, sabi ko kay Miss Ivy, dapat scriptwriter siya. So dapat talaga yan. Dapat actually nasa production din si Miss Ivy because you know, ang galing. Kaya it's a product of collaboration between a great client, good actors, good director, great cast and crew. Kaya maraming salamat po. Sana ma-enjoy nyo kagaya ng yung level ng enjoyment namin when we were doing it. Ayan, salamat Direk Chris. Salamat. And lastly, of course, last but definitely not the least, Direk Victor Villanueva. Ayan, thank you everyone who came here this morning for the press po ng Ababae sa Likod ng Face Mask. I would like to thank this opportunity na binigay sa amin ng Pure Gold because, you know, who would have thought that, you know, Pure Gold would be producing content like this, stories like this. And like I said before, stories resonate eh, and, you know, it inspires people. Kaya it's such a big contribution in terms of, you know, inspiring and shaping people. And I'm so lucky and very fortunate na sa actors, sa cast ko, cause they're really good and I can't wait for you guys to see them and, you know, on this
episode 1 will drop on March 26. And salamat din kay Direk Chris kasi itong concept pa lang solid siya. Eh. Alam mo yung very basic premise. Pero alam mo yung parang it goes everywhere yung ano in terms of you know yung creativity on how you're going to mold this. So ayun, thank you po, and please abangan niyo po sila Kit, sila Herlene, sila BJ, Miss Nikki, si Hasna, si Kiray dito sa Mabae Likod ng Face Mask. Ayan, maraming salamat po, and I am so sorry kung wala na tayong time to entertain all of your questions, media friends. Pero again, from sa Puregold Channel po, sa bumubuo po ng Ang Babae sa Likod ng Face Mask, maraming salamat. Meeting kami. Opo. Meeting kami ni na Marcy. Kuya Jay, ano sinasabi mo? Kuya Jay ng Win Radio, ano sinasabi mo? Dito. Anyway, maraming salamat everybody, and again abangan na nga po yan sa darating po na March 26 7 p.m. sa Puregold Channel in YouTube. Ito po ay free stream, wala po itong bayad, so lahat po pwedeng manood. Tulungan niyo po kami na spread ang itong napakagandang serye para po sa ating lahat. Alright, 6 p.m. po. Opo, na 6 p.m. daw ang na-type ni Miss Ivy 7, pero 6 p.m. basta i-update po namin kayo. 6 p.m. is the final, Direct Chris? Yes, 6 p.m. Okay, 6 p.m. Again, March 26, 6 p.m. I-on nyo na yung notification bell para pag lumabas na po yung series na ito, eh manonood na tayo sa unang episode ng Ang Babae sa Likod ng Face Mask. And once again, excited na kaming kiligin, excited na kaming roller coaster emotions, excited na kami. So again, congratulations to all of the cast, directs, Puregold Channel. Maraming salamat to our media friends. Maraming salamat po. And thank you for having me as your host for today's PressCon. Once again, maraming salamat. Pagkita-kita po tayo. Until next time, ako pang nag-iisang cool mama ng Philippine Radio, ang mama ng bayan, mula po sa 91.5 Win Radio. Ako po si Mama Colleen. Have a great day, everybody! Bye-bye! Congrats! Heart. Bye, everybody.